Disclaimer ko lang po sa aking video na to. Unang-una po, hindi ako nakamas dahil ako lang mag-isa sa bahay na to. As in, ako lang mag-isang nakatira dito. Nagmamas lang ako pag may pumapasok tulad halimbawa ng cleaner, ng nurse, at ng mga nag-check kung okay ako or hindi. Kaya wala po akong mask. Inuulit ko po, ako lang mag-isa dito. Tungkol naman sa aking mga sinabi sa video kong ito ay yun po ay base lamang sa aking mga naramdaman. At sinasabi ko po na hindi po tayo lahat ay pare-parehas ng sintomas or yung mga or yung ano yun, yung response ng virus sa ating katawan. Kaya hindi ko po sinasabing ito ginawa ko kaya dapat gawin niyo din ito, hindi po ganoon. Kaya ako po to sinishare para at least makadagdag sa ating kaalaman. At saka yung aking pagkakamali ay sana hindi maulit. Kasi sabihin ko sa katapusan ng video kong ito kung paano ko nakuha ang aking COVID. Isang konting pagkakamali lang pero ang bilis makahawa ng COVID, hindi talaga basta-basta. Ginawa ko po ang video na to para i-share sa inyo ang aking experience sa COVID-19 na ito na sakit ng buong mundo. Kahapon, nakaramdam ako ng lagnat na normally hindi ko yung nararamdaman kaya naisipan kong magpaswab. At yun na nga, lumabas yung result. Ako ay positive. Kaya ito, naka-isolate na ako ngayon. Andito na ako sa quarantine ng aming company. At gusto kong i-share sa inyo kung paano ko to na-pass. Sa ngayon, ito yung first day. Ito yung first day ko. Yung aking nararamdaman ay sa ngayon, meron naman akong panamoy, panlasa. Ang tanging nararamdaman ko lang ay lagnat at saka sipon. At saka minsan kumikirot din ang aking lalamunan. As of now, yan pa lang ang aking nararamdaman. At yun na nga, pagkatapos kong mag-positive, nakikoordinate na ako sa company namin at sa government na din. At yun na nga, kailangan kong mag-isolate, mag-quarantine na mag-isa para ma-separate na rin ako sa aking mga ka-roommate at hindi ako makahawa. So, dadalhin ako ngayon sa, and actually, dito na ako ngayon sa quarantine facilities namin. At dito, meron naman kaming nurse na every hour nag-check sila. At lahat-lahat ipoprovide nila, pagkain, lahat-lahat na. Kaya, andito ako at papakita ko sa inyo. Ayan, bali ito na yung aking magiging bahay sa 14 days. Bali, meron ito yung unang CR na hindi ko ito gagamitin. Ayan, ulit ko na buksan. Tapos, ito yung pinaka-kitchen na walang mga utensils kasi nga bawal magluto. Hahatiran ka lang dito ng pagkain. Pero, pwede kang maglaba. Meron man washing machine dito. Ayan. Tapos, ito yung pinaka, meron akong ref na dalawa. Ayan, dalawang ref pero walang laman. Tapos, ayan siya. Ayan, linabas ko lang yung microwave na galing sa kitchen. At saka, nagdala na rin ako ng blender. Tapos, ayan, hindi siya maayos. Pasensya na kayo kasi hindi masama talaga pakiramdam ko kaya hindi ako nag-ayos. Tapos, ayan na yung aking kwarto. Bale, ito yung aking gagamitin na CR. Ayan, hindi siya masyadong malinis pero so far okay naman siya. Ayan. Tapos, ito na rin yung aking kwarto. Bale, dalawang kwarto to. Pero, ayan yung isa. Hindi ko nabubuksan kasi hindi yan maayos. Ito lang yung inayos ko kasi ito ang aking gagamitin. Gusto ko yung medyo maliit kasi ako lang naman kaya ito yung aking inayos. Ayan. Normally, nung hindi pa to quarantine ng mga parehas kong may positive, dalawang staff yung nakatira dito. Ayan, bali may apat na cabinet at dalawang bed. Tinanggal ko yung isa, ginilid ko muna. Ito naman, ito yung aking dinala para kung umukay ako, okay yung pakiramdam ko, mag-exercise ako. Tsaka, ayan, ito rin ang aking kama. Isa lang yung aking unan at tsaka, yan yung aking kumo. Tsaka, yan na rin yung aking mga vitamins. Ayan.
4:30 PM na ngayon dito at saka maaga silang nagbigay ng dinner. Kakagawa ko lang yung ano ko yung video ko na to pagkatapos kong maligo. Ako ginawa to. Pero nung morning andito pa ako pero ngayon ang oras na 4:30 na so andito na yung aking pagkain. Papakita ko lang sa inyo. Share ko sa inyo yung aking dinner. Nakapak na to na bali in order ng company sa mga restaurant kaya nakapak na to nung choice na kung ano yung binigay yung kakainin bali ito tignan niyo hindi naman ako masyadong nagra-rice at yung sa atin pag sa Pilipinas jasmine rice ito yung long grain na yung tawag nila dito ay basmati rice yan at saka half portion of fried chicken at saka may konting yan vegetable salad. Ito siya, vegetable salad. At saka may, ewan ko kung anong tawag dito, basta it's a mixture of, ano to, cabbage na naging yellow na, siguro ginagyan to ng curry powder, at saka siguro patatas to na naging yellow, kaya parang ano siya, squash, pero patatas siguro to, ayun. At saka bali may kasama siyang isang apple, ito isang apple, at saka, ito. May kasama siyang isang juice. Maaga pa naman at saka hindi ako gutom kaya mamaya pa ako kakain. Pinakita ko lang sa inyo kung ano yung aking kakainin na first dinner pagkatapos kong mag-positive. Meron naman akong panlasa kaso nga lang parang wala akong ganang kumain. Ewan ko kung nalulungkot siguro ako. Kasi unang-una ako lang mag-isa for the first time. Hindi, dati kasi sa flat namin na anim kami, ngayon ako lang mag-isa. Kaya nakakalungkot pero what to do, kailangan ko itong harapin na kakaiyak mag-isipin pero kailangan kong maging matatag. Alas 6 pa lang ng gabi ngayon pero kailangan ko nang matulog ng maaga. Kasi sabi nga ng doktor, kailangan magpalakas ng resistensya, matulog ng sapat, at saka huwag mag-iisip. So, kumain ako, minum ako ng aking gamot, kasi, ay by the way, ano pala, bali alam naman natin na yung COVID ay wala tong gamot. Kung ano lang yung mga sintomas, yun lang yung gagamutin. Dadalhin ka lang sa ospital pag malala yung nararamdaman, halimbawa hindi ka makahinga. Pero as of now, sa walang Diyos, okay pa naman ako. Sana tuloy-tuloy ito pa hanggang matapos ko yung aking quarantine na 14 days. Bali, yung aking ininom, paracetamol kasi nga meron akong sipon. Tapos, yung vitamin C. At saka, yung isang aking maintenance para sa aking hypertension. Yun lang. Bukas ulit. Bali, pang-apat na araw ko na ngayon. Nung pang 2 days at pang 3 days ko, hindi ako nakapag-record gawa ng sobrang sama ng pagkaramdam ko. To the point na nung pang 2nd days ko, sinugod ako sa emergency gawa ng hindi ako makahinga. Tapos nag-stay ako doon ng mga isang gabi, tapos umuwi rin ako. Tapos nung pang 3 days, wala, nagpahinga ako kasi hindi ko talaga kaya. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Pero sabi nila, ganun daw talaga yun. Mag-i-start yan. Second day hanggang 8 days. Talagang severe daw yung mararamdaman mong sakit. Which is, nararanasan ko ngayon. Bali, pang 6 days ko na ngayon. Kahapon, hindi na naman ako nakapag-record. Gawa ng sobrang sama ng aking pakiramdam kaya minabuti kong matulog na lang kasi hindi ko talaga kaya kahapon nga hindi rin ako nakaligo. Ang ginagawa ko pala kahit masama yung aking pakiramdam dapat kasi wala kang ganang kumain pero dapat kang kumain kasi iinom ko pa ng gamot tapos nagsusub-sub ako at saka umiinom ako ng luya na may lemon
At saka yun, continue yung pag-inom ko ng mga fluids kasi yun yung kabilin-bilinan gawa rin ng ano kailangan para sa kapalit ng mga lumalabas na fluids sa katawan kasi sobrang sa isang araw baka 4 or 5 times akong magpalit ng damit gawa nga ng sobrang pinagpapawisan ako na iwan ko dapat pag normal na ano yung mga sipon pag pinagpawisan ka gaganda yung pakiramdam mo pero hindi parang continuous siya na lumalabas lang na lumalabas yung pawis mo kaya dapat palit ka lang ng palit kasi masama rin pag natuyuan ka kasi pag natuyuan ka ng pawis parang magkakadevelop ka ng ubo. Buti na lang para nakaramdam rin ako ng ubo gawa nang hindi ako nagpalit nung ano natulog ako ng mahimbing tapos pagising ko ayun na umubo na ako buti na lang naagapan. Bale pang day 9 ko na ngayon. At sa awa ng Diyos, medyo okay-okay naman yung aking pakiramdam. Sana tuloy-tuloy na to. Kasi malapit na kong makakompleto ng 14 days na quarantine period. Sana bago matapos yun, magiging okay na ako. Kahapon at saka nung isang hapon, hindi ako nakapag-record gawa ng sobrang malala yung aking ubo. Kaya kain, tulog, tapos inuman ng gamot. Yun lang yung ginawa ko buong araw. Kasi pagdating ng gabi, hirapan ka din matulog. Diyan na umaatak yung mga lahat ng mga sakit. Halos hindi ko na alam kung or hindi ko ma-point out kung saan yung masakit kasi parang lahat na lang masakit eh. Tapos hindi ka pa makapag-side. Kailangan palagi kang nakatihaya gawa ng pag nag-side ka, magkukomplain yung puso mo. Tapos, yun, kailangan palagi kang nakatihaya lang. Kasi medyo nahirapan din akong huminga that time. Pero ngayon medyo okay-okay naman na sana tuloy-tuloy to. Kasi hindi mo rin masabi na porque okay ka ngayon, tuloy-tuloy na yan. Kasi nung nakaraan, akala ko okay na ako eh. Tapos after one day, na medyo umukoy ako, biglang bumalik na naman yung mga lahat ng mga sakit na aking nararamdaman at lumala pa gawa ng meron pang kasamang ubo na hindi ko naman pinapabayaan yung aking pawis na matuyo, palit ako ng palit ng damit. Pero siguro ganun talaga yun. At saka yun, palagi kong sinasabi na dapat kumain tayo ng maayos kahit yung wala kang gana. Tapos, inom ng maraming tubig, mga fluids. Kasi kailangan ng ating katawan yan eh. Pang 10 days ko na ngayon. Sa awa ng Diyos, medyo hindi ako masyadong nilagnat ngayong gabi. Sakit ng aking katawan, pero kailangan kong bumangon para magsuob. Kasi ang laki talaga ng tulong ng pagsusuob-suob. Pagkatapos mong magsuob, mararamdaman mo na marirelax yung ano mo, yung dibdib. Kasi sobrang bigat talaga ng aking dibdib. Pero pagkatapos kong magsuob, parang umu-okay naman siya. Kahit papano, nakakaramdam ako ng ginhawa. Kaya parang sa isang araw, 3 times or 4 times akong nagsusuob-suob. Ano lang yun? Tubig na nilagyan ko ng asin kasi yun yung sabi nila. Maganda naman kaya ginagawa ko at saka ganun pa rin. Umiinom ako ng maraming tubig kasi sabi nila kailangan talaga yun eh. Tapos kumakain ako kahit wala akong gana. Kumakain pa rin ako. Tapos yun nga, natutulog ako ng ano, every pagkatapos kong kumain, pinipilit kong matulog at saka sa ano naman sa sakit na aking nararamdaman, nakakatulog naman ako, kaya laking pasalamat ko. Kasi pag ano to, yung mga wala akong nararamdaman, nahirapan akong matulog. Pero ngayon, tulog ako ng tulog, kaya laking pasalamat ko. Update sa akin ngayon, bali pang 12 days ko na ngayon. Kagabi, hindi ako nakatulog ng maayos gawa ng mabigat yung dibdib ko.
kaya hindi ako nakatulog ng maayos. Ayun, tinanghali ako ng gising at ngayon katatapos ko lang maligo, nakapagsuob na rin ako. Ano na, mag-alas 7 na dito ng gabi. I-update ko lang kung ano yung pakiramdam ko ngayon. Ngayon, masasabi ko na okay naman yung pakiramdam ko. Comparing ng mga nakaraan na halos hindi ko kayang bumangon. Ngayon, okay na ako. Maliban sa konting ubo, yun nga, medyo mabigat pa rin yung dibdib ko. Sana bukas kasi, pang 13 days ko na bukas. Sana magiging okay na ako. Sana magiging okay na ako bukas. April 13 ngayon, ibig sabihin pang 13 days ko na kasi nag-start akong mag-positive saktong April 1. Kaya 13 ngayon, 13 days ko na rin rito. Yung pakiramdam ko, naramdam ko pa rin na mahina yung aking katawan. Hindi pa rin bumabalik yung dati kong sigla. Pero yung sakit ng ulo ko, natanggal naman na sa awalang Diyos. Pero andyan pa rin yung bigat ng dibdib na nararamdaman ko. Hindi pare-parehas talaga yung response ng virus sa ating katawan. Kasi yung friend ko na nauna, siya hanggang ngayon wala pa siyang panlasa. Pero hindi raw niya nararamdaman yung nararamdaman ko na mabigat yung bigat sa dibdib na nararamdaman ko. Wala na daw sa kanya, okay na siya. Pero yung panlasa at panamoy niya, hindi pa rin siya bumabalik. Kaya hindi masasabi kong hindi pare-parehas. Good morning! Yung umaga po ay sobrang saya ako kasi makakalabas na ako ngayon. Yay! Makakalaya na ako. Bali, hinihintay ko na lang yung aking nurse na magdadala ng aking clearance para makalabas dito sa quarantine facilities namin. Nadali yung aking paglabas. Dapat supposedly 14 days. Okay na yung tapos na yung quarantine period ko. So, bali pang 15 days dapat lalabas ako sana. Inadlay yung aking paglabas. Gawa nga ng hindi ka papayagan or bibigyan ng ministry ng release hanggat hindi pa okay yung medical record mo. Bali magbabase sila sa medical record mo bago ka nila palabasin. Kaya ako nadlay yung aking paglabas. Bali ngayon is 19. So, nadelay yung aking paglabas. Pero okay lang at least makakalabas na ako. Hindi ako masyadong okay pero at least sa room na ko na lang ako magpapatuloy na magpagaling para at least comfortable ako doon at magagawa ko yung aking mga gustong gawin. Kaya masaya ako ngayon kasi lalabas na ako. Dapat sana noong 15 pa ako lumabas kasi bali pang nag-start ako ng April 1, so bali matatapos sana ako ng 14, so bali 15 lalabas ako. Pero hindi nga ako nakalabas gawa nga nang meron akong medical issues. Kasi before, tatandaan nyo nung sinabi ko pang 2 days ko, ayun, nadala ako sa emergency gawa nang hindi ko kaya yung sakit na aking nararamdaman at hindi ako makahinga. At saka meron pa akong hypertension, kaya ganun na kailangan nilang i-monitor yung aking paghinga, kaya yun yung nakakause of delay ng aking paglabas. Gawa nga ng hanggang ngayon, minumonitor pa rin nila kung okay yung aking paghinga or okay ako. Pero hindi ako masyadong okay, pero okay naman na ngayon. Kaya yun, nag-clear yung aking result at makakalabas ako ngayon sa awa ng Diyos. Hindi ako masyadong magaling, pero at least doon ako magpagaling sa aming tinitirhan para at least comfortable ako doon. Kaya bali na-delay yung aking paglabas ng 3 to 4 days. So, ngayon, makakalabas na ako. At least, kahit masama man yung aking nararamdaman or hindi ako masyadong magaling, masaya ako kasi makakalabas ako ngayon dito. Kasi ang hirap talagang mag-quarantine. Pag-quarantine, dito ka lang sa loob ng flat na tinitirhan mo. Yun lang, dadalhan ka lang ng pagkain. Tapos, kung ano yung din nila, wala kang choice, yun yung kakainin mo. Kaya ang hirap. Tapos, yung hindi mo, wala kang activities sa isang araw. Kasi nung nag-start akong maboring, nung open yung aking nararamdaman, hindi katulad before na talagang tulog talaga na ako ng tulog. Pero nung 13 days na ako, parang hirap magpalipas ng isang araw. Kaya ngayon sobrang saya ko kasi lalabas na ako. Kaya sobrang saya ko talaga kahit hindi grabe yung aking pinagdaanan, pero at least nakaya ko.
Salamat sa Diyos. Ikukwento ko lamang po kung paano ko nakuha yung COVID na to or paano ako nag-positive. Yung COVID pala na to, makukuha mo nang hindi mo ina-expect. Katulad nung nangyari sa amin or sa amin ng friend ko kasi yung nangyari. Sabay kaming nag-coffee break. Tapos ako, wala akong dalang kape kaya yung kape niya, senior niya sa akin. Tapos yung sa araw na yun, wala sa isip namin na ako positive or siya positive. Or wala sa isip namin na may isang positibo sa amin. Kaya hindi mo talaga ina-expect. Kaya lang, nalaman niya, the same day nalaman niya na yung roommate niya positive. Kaya siya din nagpa-swab the same day ah. Tapos nung nagpa-swab siya, lumabas yung result. Yun nga, positive siya. Kaya nagulat kami kasi wala siyang sintomas. Tapos that time, nung time na nag-share kami ng kape, wala naman siyang nararamdam. Ayon sa kanya, wala siyang nararamdaman kakaiba. Tapos yun nga, naglobas yung result, positive siya. Kaya ako din pinakiramdaman ko kung may nararamdaman ako. Kaya lang hanggang sa first day wala, second day wala pa rin, tapos pangatlong araw, bigla akong nilagnat, kaya agad-agad nagpa-swab ako kasi parang hindi normal sa akin yung basta-basta nilang akong lalagnatin. Kaya ayun, nagpa-swab ako, tapos yun nga, lumabas yung result, carrier na din ako. Tapos yun, kaya ako sinasabing hindi mo to ina-expect kasi yung friend ko, hindi rin niya alam na positive pala siya that day kasi asymptomatic siya, niwala siyang sintomas. Kaya nung nag-positive siya, kasi nga asymptomatic siya, kaya room isolation for 14 days or quarantine for 14 days. Samantalang ako, meron akong sintomas kaya hindi kami parehas. Ako yung nahawaan niya, siya asymptomatic, pero ako parang severe yung naranasan kong sintomas kasi halos nadala ako sa sa emergency para sa oxygen, samantalang yung friend ko wala. Kaya sabi ko nga, inuulit ko na yung virus hindi pare-parehas yung response sa ating katawan, kaya mas maganda huwag basta-basta magtitiwala or huwag basta-basta tumanggap ng pagkain or basta mag-share ng pagkain. Hindi sa pagiging madamot, kaya lang para sa safety ng sarili mo at safety ng kasama mo. Kaya ako to sinishare, hindi ko sinisisi yung friend ko, para makakuha kayo ng aral na yung nangyari sa amin ay hindi rin mangyayari sa inyo. Kasi hindi basta-basta sa naranasan ko, sinasabi ko po, hindi po basta-basta magka-COVID. Lalong-lalo na kung ikaw ay may sintomas at malala pa to. Kasi sa hirap na pinagdaanan ko, hindi po basta-basta. Kaya yun, kaya ko to kinukwento. Hindi sa kinukwento ko to dahil sinisisi ko na nakuha ko yung COVID na to sa friend ko. Hindi po yung point ko. Yung point ko po ay para yung nangyari sa amin ay hindi mangyayari sa iba.